Yo, what's going on, guys? This is Jello Pineda, your middle class sneakerhead. Welcome back to another episode of the vlog. So today's video is gonna be something a little different than the usual vlog that we do. So today we are going to be helping out a fellow YouTuber that's medyo, alam mo yun, medyo hindi maganda ang 2020 para sa kanya and his family. So I figured doing this video para at least matulungan siya, alam yun, in any way that I can, like the platform that we have, which is our YouTube channel, na baka sakaling makatulong tayo na mabenta yung sa mga sneakers na binibenta niya. His name is Rai Ikatar, so I'll put his YouTube link, or I'll link his YouTube down below in the description para makita mo kung anong ginagawa niya. He's actually the Reebok guy of the Philippines. Ayun, and then recently, kasi si Boss RD, shoutouts kay Boss RD. Boss RD flagged to me na nakikita niya yung mga post ni Rai Ikatar regarding yung like health issues. He recently lost his dad this year, not due to COVID, pero during COVID season, but not because of COVID. It was because of something else, I'm not specifically sure kung ano. And then ngayon naman yung mom niya is merong, alam mo yun, merong health condition din ng mom niya, and they needed some funds to, you know, to help out with that. I figured doing this video, sasama ko siya sa video na to, and he's gonna be sharing kung ano yung mga sneakers na binibenta niya. And if ever na gusto mo yung ano, may nagustuhan ka sa mga sneakers na binibenta niya, I'll link his Instagram below. Kontakin mo siya doon. And then also, if ever, you know, if you wanna help out, I'll put a bank account down below where you can deposit some, you know, transfer funds, something, if you have spare change, if you have, you know, anything that would help out our one of our fellow YouTubers, which is Rai, in his family. So with that being said, intro muna tayo and then pasok na si Rai. All right, guys. So here we have Rai Ikatar. Rai, welcome to the channel for the first time. Hi, guys. Yes, yes. Pakilala ka naman muna, Rai. Hi guys, this is Rai Ikatar. I'm also a shoe-tuber, technically shoe-tuber, pero for the past months na ano, na naka-quarantine tayo, giisip-isip tayo ng iba-ibang content. Pero yeah, mainly sneakers ang content natin. Yun. And then actually, I think Rai, no, just to add to your introduction, I think you are the Reebok guy of the Philippines. Tama ba? Well, yeah. Ay, yun yung ano, yun yung ginawa ko ano sa sarili ko, being kokonti lang naman kasi yung Reebok enthusiast, and yeah, I'm repping the brand kahit paano. And ayun, simula 2013 kasi I've been exclusively rocking Reeboks. Although ano, may mga sumusundot-sundot na iba-ibang brand, pero mainly pag sinabing Rai Ikatar, si Ryan, and then Reebok, parang it goes hand in hand dati pa. So, hanggang ngayon, siya pa rin. Yung parang pinaka ano mo, yun na yung parang pinaka, yun na yung brand na naka-attach sa pangalan na Rai Ikatar. Yes, sir. At least. Actually, you know, so me and Rai Ikatar, saan ba tayo nag-meet? Nag-meet tayo sa ano, diba? Beyond the Culture. Beyond the Culture. Tapos gamit mo yung napakalit na camera. Yung... yes. Sony. Yeah. Ang awkward nga nun, magkano yan? Ang kulit ka. Anyways, so yun, so I heard that you were selling some of your sneakers and for for personal purposes. Ready ka na bang pakita ko na yung mga sneakers na yan? Oo naman. Right. Out of your how many collection? Out of your 100 sneakers? Basta. Sige. Actually, eto na, siguro ma-share ko lang. Around 2017, I stopped counting sneakers. Pero nag-downsize na ako. Okay. I stopped counting. Hindi ko na alam kung makakailan ako sa rotation. Pero nag-downsize ako. Umabot ako ng 3 digits lang. Pero ngayon, hindi na siya 3 digits. Some of your subscribers siguro, since yung sa YouTube world naman sa sneakers, medyo iisa lang tayo ng market. No? Some of you may have seen me dun sa channel Julius Baba, where we actually shared
some of the pairs na binibenta ko. And yun. So, para makita ninyo yung yes, ano. Yung iba ron, may mga nagpa-reserve na, tapos meron pa rin mga iba na sa akin. And naghalungkat ako dun sa stash ko kung meron pa akong pwedeng ibenta. And yan, nakakuha naman ako. And yun yung share ko sa inyo ngayon. Parang ang dami. Dami yung sneakers. Okay guys, so by the way guys, no, so itong mga ibibigay or papakita niyo mga sneakers, they are available. All you have to do is sa baba, nasa baba yung lahat ng details si Rai. If you are looking for ano, if you are looking for, I mean, kung gusto niyo maka-chatra and ipa-reserve and bayaran yung sneaker. Yes, yes. This video is and there, sabihin, itong binebenta niya wala nang maghahagel. Last price na yan, if ever. And kung baga kung okay sa'yo na, alam mo yun, okay sa'yo to buy it at that price, please feel free to do so. And at the same time, yes, we're making a bank account ni Rai Ikatar sa baba. Just in case if any of you has spare change to help out with the brother, please do so. Without further ado, sige Rai, take it away. Alright, so simula ako sa first sneaker ko na, actually hindi ko to na bit kay Sir Julius Babaw kasi for some reason naiwan siya. Pero this is, by the way, lahat ng pakikita kong sapatos are brand new. Wow. Ang size natin are size 10 to 11. 10, 10 and a half, and 11. Kasi yun yung usual size ko. Okay, simulan ko sa isang size 11 na brand new. Reebok DMX 1200 or 1200. Ayan, oh. Ito na, ayan. So this guys is a, well, dad shoe silhouette na medyo funky yung colors. Parang funky. Sprite. Yeah, parang yung Sprite color niya, di ba? Yeah, ganun niya. So, this guys is brand new. Galing siya ng, I believe, Macau. Mm. And, yeah. Size 11 to guys. Size 11, by the way. No? Size 11, may, Reebok DMX 1200. May box, sorry, sorry. May box pa ba siya? May box pa. Yes, lahat din to may box, guys. Guys, lahat okay, ng mga bakit dito kasi niya yan. Ito, box niya. So, okay. Yeah. This is, yung pressure ba sabihin ko na agad ngayon? Sige, sabihin mo na per ano, per yeah. Actually this one, yung mga pinakita ko sa vlog ni Sir Julius, across the board, ang price niya is 2,500 pesos. Guys, okay. Brand new lahat 'to. So yes. 2,500. Hindi mo na kailangan so, mag-outlet. Steam din. Yes, sir. Oh, so, kumbaga, sabi ko nga dun sa isa kong previous vlog, hindi mo na kailangan mag-outlet, mag-risk ng health mo kasi pupunta ka outlet ng mga makakaano kang tao. So, yeah, I'll have this ship. 2.5 yung price ng pair. Of course, you shoulder the shipping fee. So, kung whatever shipping fee, kung taga Manila ka, I can have this ship via Lalamove, Grab, or kung ano man yung mga same-day delivery, or LDC pwede rin. Okay, GNT pwede rin. Kaya lang, baka maano yung box. Sayang naman. Pagdating sa sira-sira yung box. Joke lang. So for sure naman, GNT gumawa na ng paraan doon. Anyway, right. Second one is the Reebok Azrek. Size 10 and a half. Five. This guy is a silhouette from 1993. Uh-huh. So, yan. Ito siya. This is the OG colorway of the Reebok Azrek. 10 and a half, sorry. Yan. So, yun this guy is... Sorry, yun sorry. May honeycomb sa baba, yung parang... Yes, sir. Ito. This one. Yung kanyang Hexalite technology, yung honeycomb na technology sa soles niya. Ito yung sinasabi ko na ang nag-design nito is the one who designed the Yeezy 700 boost, yung 700 V2 pataas, si Christian Tresor. Also the one who designed Air Max 97, Air Max 95, siya to, Reebok Asterisk. Nice. So, also brand new. 2,500 guys, size 10.5. Alright, so, ubusin ko na yung mga, sorry. Ano pop nung colorway niya, pink and navy, no? Oo, yeah. Ano siya eh, yun din yung OG colorway eh. Nung 90s, yan talaga yung mga uso eh. I mean, alam mo, plain lang, bilang may pop ng pink or neon yellow, ganun. So, another Reebok pair, guys. So, talagang ubusin ko muna yung Reebok. I have 3 Reebok pairs for sale. Sige, so, this one is another Reebok Classic. This one is the Classic Leather. One of my favorite silhouette of all time, Classic Leather. Ito, guys, is medyo ano to, premium version ng Classic Leather. Yan siya. Oh, oh. Yeah. So, yung upper niya is parang
kilted mesh, tapos leather, and then yung right pair, merong red color, red pop of color dito sa heel tsaka sa end ng sa tip ng laces, tapos yung left pair blue. Okay, mismatch pala. Para siya, mismatch pair siya. If I remember correctly, this was supposed to be under the line of Kendrick Lamar kung hindi siya umalis sa Reebok. Oh, kasi si Kendrick Lamar si Kendrick Lamar nag-start ng ano yun, nung concept na yan. Right. Well, yung gangs sa US, so yan, yun. So, this guys is also a 2500 size 10.5. Yes. Brand new also. Ano ibig sabihin nito ang size ko? Magagalit na si lang. Okay, next. All right. So, the next one, etong isang to guys is one from Converse. Ito never ko pang nagamit. I got this for trade lang before eh. Meron akong brand new pair before nakipag-trade sa akin. Naging interested ako, kaya lang sabi ko, hindi ko rin siya magamit kasi, well, nag-pandemic, naka-quarantine tayo, tapos, bago lang, brand new to guys, yung box niya, medyo beaten up na, kasi, ang kwento sa akin nito, galing siya ng Hong Kong outlet, yun, medyo, talaga, yung ano na yung box niya, galing siya ng outlet sa Hong Kong, na medyo, sobrang mga last pair na lang, kaya sira-sira na yung box. This guys is the Converse ERX 260. Yan. Oh, basketball, ano siya? Basketball silhouette. Basketball silhouette siya pero low ah. Low top siya. So sakto rin 'to pang ano, pang casual, guys. Tapos nice. ang ganda ng material. Suede yan, guys, oh, yung upper. Suede purple. Tapos medyo the orange, no. Purple, yeah, orange. Para siya ano ba? Ano bang Phoenix Suns, no? Tama? Yung ganitong colorway, no? Para Phoenix Suns, yeah. So ito yung isa nakapanggal yung laces eh, kasi supposedly isa-swap ko siya ng lace, pero yun yung tang niya. Ayan yung branding, Cons ERX 260. Oh, wow. Also, talaga, brand new pair. Basketball sneaker talaga siya. Ayun, yes, talaga. Sir. So, yeah. Yun, yung mga may gusto ng Converse Retros, tapos ganyan yung color. Pwede. Pressure rin is 2,500. Ano ba size nga nito? Exacto size. Taka, confirm ko yung size niya. This one is 10.5 din. Ayan. 10.5 men. Okay. Euro 44.5. So, ayan. And that's 2,500 pesos only. 2,500 din. Actually, sabi ko nga eh, gagawin ko na lang siyang across the board, 2.5 lang din. Para wala nang ano. Sabi nga ni Jeno kanina, huwag na kayong mag-haggle. Sobrang steal lang ito. Ito kapag nag-benta ako sa YouTube, ganun din. Wala nang haggle. Ayun yung pressure. And then, meron akong ano. Oo naman. Meron akong dalawang fila na kasama. So, since baka yung ibang mga nakakaalam, sabi nila, mahal naman yun for a fila, nagsila ang fila eh. Sige, gagawin kong, ito, babuwasan ko ng 500 pesos. Yan, ano ba yan? This one is a size 11. Actually, nagkamali ako nang bili nito kasi malaki sa akin. Ang laki ng size 11 ng fila. So, this guys is the Mashburn Lowe's MB. Wow. Fila MB Low. Parang basketball silhouette siya. 90s kid na yan ah. Yes sir, no. Yes sir. So, this is the low-top version of the signature shoe ni Jamal Mashburn. So, kung hindi mo kilala si Jamal Mashburn, well, you're too young. Kung kilala mo si Jamal Mashburn, magkakaedad tayo. Yeah, so, this is the Fila MB Low. Yun. 2,000 pesos for this pair, guys. 2,000 pesos. Size 11, brand new. Ayan, nice. Yung ilalim niya. And the other one, ayan. As in, miski na sukat, di ko pa ito nasusukat. Kasi, pagkakita ko sa box, yung Euro size niya, is parang one size bigger sa usual na sinusuot ko. Ayan. And the last one is another Fila pair. Ito, hindi ko ito pwedeng ibaba ng 2,000 pesos. 2,500 na lang din ito, guys. This is a Grant Hill silhouette. Brand new. Ngayon ko pa lang siya ilalabas ng box. Amoy na amoy, ano ba yan? Amoy factory pa yan. Yeah. Yeah. This is the Grant Hill 2 Low or GH2 Low trademark. So, it's the usual white and navy pattern pero meron siyang Fila branding, parang over branding sa dun sa supposedly navy lining lang niya. So, wow. This is a Grant Hill 2 Low trademark.
2,500 guys. Okay. And actually same. Hindi ka makahanap. Ang price ito sa store kung nakahanap ka pa is around 2,500 lang din. Pero yun nga ang keyword doon kung makahanap ka. Kung makahanap. Kasi yes, yes, kasi nung retail price siya, this one sells out eh. Kahit nung 5,000 pa siya. Nauubos na siya sa mga main branches ng Fila. So yeah, 2,500 for this pair. Across the board, so 2,500 ang presyo natin except for the M below, 2,000 pesos. Oh, yes. Ay, ito pala size, ano to? Sorry, size 10. This size one is size 10. Ano fitting yes, niya? Sa for those who are wondering, hindi common na mga granted. Okay. Ang fit, honestly, hindi ko pa siya na-fit eh. Ngayon ko pa siya nilabas sa box. So, palagay mo? So, hindi ko pa siya na-fit. Pero before, nagkaroon na ako ng Fila low din. 10.5 yung pair ko dati. True to size. So, I would assume this one is true to size, size 10. Okay, okay, okay. So, masasuot ko siya, pero most likely, naka-unlace para medyo humihinga yung paa ko kasi leather to eh. Unlay siya, tsaka thin socks lang. Hindi ako pwedeng mag-sporty, sporty socks ito kasi sisikip ko mas to. Yeah. Okay, okay. Gets, gets. Actually, yun nga din. Because I was wondering kung ano talaga yung magiging fit ng mga Fila. Kasi naging curious din ako. Nakita ko yung mga series sa lumabas. Iba-iba na yung kulay nila. Patent leather na yung ano nila. Then nakita ko nga. So, I mean, maganda. So, sige. So, with that, anything else, Ryan, na gusto mong i-share sa or ibenta dito sa platform natin? Actually, for now, yan lang talaga muna. Yung dalawang naunang Reebok, it's being naka-post yan sa Instagram ko. May mga nakikipag-negotiate pero wala pa talagang taker. As in, wala pang sure taker din. So, that's the reason why sinama ko siya dito sa vlog na to. Yun lang siguro, guys. I don't know if hindi ko alam if na-share ni Jello kanina, pero yun nga, the main reason why I am selling stuff is for medyo yung reason is medyo sa family. For lack of a better term, kailangan namin ng pera. I need to liquidate fast because of a family na sick. May sakit yung mother ko and medyo hindi siya planado. Well, wala naman planado. Wala naman nagpa-plano ng sakit kasi. Pero yun, medyo nabigla kami. Sobrang kaming na-shock sa mga pangyayari, napakabilis sa mga pangyayari and kailangan namin mag-liquidate fast para din na hindi kami matuyuan or maubusan. So guys, yun. Kung if you're interested with anything dito sa mga pinakita ko, Jello will put my details. I usually answer naman agad sa Instagram, naka-online naman ako all throughout the day. And then best contact mo or even Facebook. You want pati Facebook, ilim ko sa iba. Okay na, okay lang din Facebook yan. Same lang naman. Kung ano yung pangalan ko sa YouTube, you can search my name sa Facebook. And pagdikitin mo lang, Ray, ikatayo yun sa Instagram ko. Alright guys, so there you have it. Yun lahat ng mga stickers na binibenta ni Ray. And of course, don't forget to show some love. I'll link Ray's YouTube channel sa baba. Ang dami niyang super great content. Actually, lagi na nakakasama yung mga awesome tubers na pinapanood lang din natin, guys. So, of course, subscribe and help Ray Ikatar dispose the sneakers. Kung may kakilala ka, may friends ka na you think are interested with these sneakers. And if, for example, ikaw, sneaker to, please, huwag ka na magdalawang isip. Go ahead and contact mo siya. Nasa baba lahat ng kanyang details sa description video. Maraming salamat Sir Jello and sa mga subscribers mo rin na nagfa-follow sa akin na nakita yung situation at bibenta ako. Maraming salamat sa inyo. And yeah, more power sa YouTube channel. Road to ano ka na ba? Road to ano ba? 14k pa lang. Okay na 'yun. 14k na 'yun. Okay na 'yun. So yeah. Yo. Salamat. God bless. Pagkatapos itong pandemic, we shall see each other. Gagawin tayo ng collab natin. Yes, definitely. For those who, sa mga hindi nakakaalam, bago mag-pandemic, supposedly, pupunta ako kay Jello. Kaya lang, marami nangyari ito sa pandemic pa. Lilink ko sa taas, hindi ko alam saan dito. Basta lilink ko sa taas yung video na gagawin dapat namin. Ending ginawa na lang namin. Yes, oo.
But anyway, syempre meron tayong mga bagong content on the way. And yes, of sir. Course, stay safe dyan always. Tsaka chat-chat lang if alam mo. Stay safe din yan, bro. So yun lang muna for the meantime. Maraming salamat. And balik sa studio. Alright, so anyways, maraming salamat for checking on that video. And of course, wala na ako sa dito sa studio nang ginawa ko yung video na yun. So, yun, actually, nasa bahay ako dyan at pagpasensyahan nyo na yung itsura. But yun, maraming salamat for checking on this video. And again, kung may nagustuhan ka sa mga binibentang sneakers ni Ryan, please go ahead and contact him. Nasa baba ang kanyang contact details, ang kanyang Instagram, ang kanyang kung ano pa yung mga contact details na binigay niya sa akin. For you know, for you to reach him, and I do hope na makatulong yung video na to sa kanya. Sana may mga mabilis sa mga sneakers na binebenta niya or sa mga stuff na binebenta niya for him to be able to pay out sa mga hospital bills ng mom niya or yan ng family niya. And Ray, keep the faith, bro. Lilipas din. And we'll all get through this. Basta kapit lang, tsaka always pray. Guys, maraming salamat for checking on this video. I know it's medyo kakaiba yung video natin ngayon. Pero thank you so much kung up until this point you are still watching. I really appreciate you. Share this video kung may kakilala ka na naghahalap ng mga Reebok or ng mga sneakers na binibenta niya. Please go ahead and share this one out. Thanks so much for checking on this video. I'll see you on the next one. Tama ba? I'll see you on the next video. Peace, guys.